Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ogie Alcacid. Marahil ay madalas ninyo akong mapanood sa TV o di kaya sa sine na nagpapatawa o di kaya kumakanta. Pero sinisigurado ko po sa inyo na ang bagay na aking pag-uusapan ngayon ay isang bagay na hindi nakakatawa at lalong hindi nakakatuwa. Nais kong ibida sa inyo ang isang salot na lumalaganap sa ating kapaligiran. Salot na sumisira ng maraming mga buhay at nagwawasak ng maraming mga pangarap. Ito'y nananakal at pumapatay. Hindi ito namimili ng mabibiktima. Lalaki, babae, mayaman, mahirap, matanda, bata, nakapagtapos ng kolehiyo o walang pinag-aralan. Isipin mo na lamang na para itong isang agila na dadagitin ka kapag hindi ka nakatingin. Kaya't sana'y lagi tayong handa. Imulat natin ang ating mga mata sa isa sa mga pinakamakamandag na mamamatay tao. Ang bawal na gamot. Ang drug trafficking o pagtutulak ng mga ipinagbabawal na gamot at maging ang addiction o pagkagumon dito ay lumalalang suliranin sa lahat ng panig ng mundo. Ayon sa Dangerous Drugs Board ng Pilipinas, ang methamphetamine hydrochloride na mas kilala sa pangalang Shabu ay siyang pinakakilalang gamit ngayon ng nakararaming drug abusers sa bansa. Ito ay sinusundan ng marijuana, rugby, cough syrup, hashish, cocaine, ecstasy, tranquilizers, at painkillers. Sa lahat ng ito, natatangi ang ecstasy sa dahilang ito ang kategoryang pinakamabilis na lumaganap sa bansa sa loob lamang ng isang taon. Ang ecstasy o methylene dioxymethamphetamine ay tinaguriang designer drug ng bagong milenyo. Ito'y ipinagbawal noong taong 1985 nang matuklasang ito'y may neurotoxic o nakalalasong epekto sa utak. Di tulad ng ibang cells sa katawan, ang brain cells ay hindi naghihilom oras na napinsala. Sa makatwid, permanente ang epekto nito. Dati-rati, ang ecstasy ay kinikilalang droga ng mga may kaya. Ngunit laganap na ngayon ang ecstasy pills na hinahaluan ng kung ano-anong sangkap upang gawing abot-kaya para sa nakararami. Kadalasan, dahil dito, di na nakatitiyak ang gumagamit kung anong magiging epekto sa kanilang katawan. Subalit, patuloy pa rin sila sa paggamit nito. Ang mga pinagbabawal na gamot ay isang malalang problema sa Kamaynilaan. Ngunit hindi na rin nahuhuli ang mga ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod rito, lahat ng ebidensya ay sumusuporta sa paniniwalang kasabay ng paglaganap ng bawal na gamot ay ang kasukat na pagtaas ng insidente ng krimen sa bansa. Sa ilang sandali, susuriin natin ng mas malalim ang suliran ni ito. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin ang ilan sa mga nakakaalam patungkol sa droga. I can work on a 24-hour basis. Natutunan po ako mag-solvent, rugby, marijuana, shabu. Shabu. Sila'y mga tao rin katulad natin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang ilan sa kanila ay presidente ng kumpanya at ang iba'y simpleng manggagawa. Mga guro, estudyante, magulang o anak, at maging empleyado sa gobyerno. Lingid sa inyong kaalaman, maaari ang ilan sa kanila ay kaibigan ninyo, hindi kaya'y kasama sa bahay. Isa ng halimbawa si Jordan. Isang pangkaraniwang teenager, punong-puno ng sigla. Maraming kinahihiligan. Nangunguna na rito ang motocross. Ngunit tulad ng maraming teenagers, si Jordan ay nakagawa rin ng mga palpak na desisyon sa kanyang buhay. It all just happened. Ako ba? Ang bilis nga nangyari. Yung ako, paano ako napasali sa mga yun eh. Pero siyempre, naghahanap ka ng kabatakan, di ba?
Hindi na ako siguro marunong pumili ng kaibigan. Hindi naman ako nagdudurog dati, pero alam mo na, barkada. May ilang araw pa lang, manginig na yung lamang ko, tsaka hindi na ako makabangon, hindi na ako makatayo. Ayon sa isang pagsusuri, mahigit kumulang na 73% ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang nakakaranas ng kawalan ng kontrol o pagpipigil sa sarili. Kung ano makukuha ko sa aming bahay, ay kinukuha ko at ibinebenta ko para magkaroon ako ng pera pang gamit sa drugs. Hindi naman bababa sa 45% naman ang nababaling sa pangungupit o pagnanakaw upang patuloy na masuportahan ang kanilang bisyo. Natanggal ako sa trabaho dahil nalaman nila na gumagamit ako ng droga. Ayon din sa report, 45% ang nagkakaproblema o di kaya ay nasisipa sa trabaho. Winasak nito ang aking buhay hanggang sa ako'y iniwanan ng aking asawa at maging na aking buong sambahayan. At makulang-kulang na 50% naman sa mga kinasal na o may relasyon ang nauuwi sa paghiwalay. Bukod dito, marami sa mga katiwalyang nangyayari ang hindi nauulat. Mga pang-aabuso, pananakit at panggagahasa na nakukuhang gawin ng isang taong walang-wala na sa kanyang sarili dahil lamang sa droga. Pumapasok na naman ako! Masyadong walang po binuwis yung sama ng loob ko sa mga magulang ko kasi hindi nila ako binibigyan ng pagmamahal po. Lagi nila akong binubugbog, lagi nila pinapagalitan. Dati po akong nanunungkulan bilang isang alagad ng batas sa bayan ng San Juan, Kalakang, Maynila. Kasi nung bago pa kami mag-asawa, nagda-drugs na rin siya, alam ko eh. Nandun pa lang siya sa mga marijuana, sa mga syrup. Alam ko yon, nagtitake siya. Dumating doon sa punto na lulong na nga ako sa drugs. Lumalim na yung aking koneksyon. Nag-umpisa na akong magbenta. Bayulente siya, yung talagang sigaw ng sigaw. Nandun po yung mga, lagi po silang nag-aaway ng mama ko. Wala pong araw na hindi po sila nagkakaroon ng arguments. Nag-iiyak kami magkakapatid. Na parang nawawala na kami ng hope. Tapos, dumating din sa point na parang binlame pa namin si God. Ninanakaw ko na yung pera ng asawa ko, sinasaktan ko na siya, tinututukan ko na siya ng baril. Oh, God, we were doing, magaling naman kami sa school, ginagawa naman yung mga homeworks namin, nag-excel naman kami sa studies, mababait naman kami kilama. Pero bakit sa amin, sa family pa namin nangyari ito? Ito po siya nung nahuli siya na nagtitinda ng drugs. Pinahuli po siya nung mayor ng San Juan. Tapos pinakunan siya ng litrato, half naked pa, hindi siya pinagbihis talaga. Dahil ang gusto ng mayor, pahiyain siya sa buong bayan. Si Christopher De Leon, ang karanasan niya sa droga ay nag-umpisa lamang sa patikim-tikim. Nung talagang sumagad ako sa droga, akala mo ikaw na yung pinakamagaling na tao. Akala mo marami kang ginagawa. Akala mo marami kang nagagawa. Pero sa katunayan, wala kang nagagawa. Nawalan ako ng trabaho, pelikula, ayaw na ako ng mga kaibigan ko, no? Ayaw na ako ng pamilya ko, iniwanan na ako, zero balance na ako sa bangko. Lahat ng kotse ko nabangga. Si Princess Punsalan, para sa kanya, natukso siyang gumamit ng shabu dahil sa reputasyon nito bilang isang mabisang pampapayat. Ang naging come on sa akin ng shabu, nung narinig ko sa kaibigan ko na, uy, may bago ngayon, pampapayat. Sabi ko, masama yun ah, yung shabu, narinig ko, masama yun. Ay, hindi totoo yun. Hindi nila naintindihan yung sinasabi nila. Okay ito, kasi, basta safe ito, safe. Nakapagtago ako ng maayos, walang nakahalata talaga. So, I guess, ito palang best actress na ako. Parang lagi ako nagsosolo. Dahil nga sa sobrang takot ko na malaman ng tao kung sino ako talaga. Hindi lamang sa showbiz nauuso ang drugs. Maging sa larangan ng sports, na kung saan ibinibida ang kahalagahan ng lakas o kalusugan ng katawan. Si Norman Black ay dating manlalaro ng Detroit Pistons sa NBA. Siya ay inimport ng PBA, 14 na ang nakakalipas. Alam niya mga pasikot-sikot ng professional basketball dito
at sa Amerika. At ito ang kanyang babala. I think the biggest problem, palagay ko, ang pinakamalaking problema sa droga ay marami nag-aakalang hindi ganoon kasamang epekto sa kanila. Isip nila, yan kasi ang uso. Hindi na naisip ang laki ng igiginhawa ng kanilang buhay kung itigil nila ang paggamit ito. Ang hindi gumagamit ng droga ay di hamak na mas malinaw at mas matalimang pag-iisip. May isa akong particular person na naalala lang, hanggang ngayon nare-recall ko pa yung name niya, pero hindi ko lang i-mention. Na nung nasa amateur pa lang ako, nakalaban ko na siya at na napakagaling niyang player. Tapos nalaman ko nga na in and out siya sa rehab, nawala na yung galing niya. Sabi ko, may potential maging PBA player itong batang ko. Napakalungkot na nalaman ko na nawala siya sa basketball dahil lang po sa drugs. Ang droga ay isang makamandag at nakapangingilabot na kalaban. Nagpupumilit pumasok at wasakin ang bawat pamilyang Pilipino. Kadalasan, ang ginagamit itong pintuan ay ang mga murang isipan ng mga kabataan. Kayo yun. Kung pagka-addict din naman ang pag-uusapan, di na rin gaanong naiiba ang alak at sigarilyo sa bawal na gamot. Higit pang ang nakararami ang addict sa sigarilyo at alak, nakapwa na nakasisira sa katawan na kadalas ay sanhi ng maagang kamatayan. Halimbawa, ang usok sigarilyo ay may nicotine na ilang ulit nang napagtibayang pinagmumulan ng iba't ibang uri ng kanser. Ito'y isa lang sa mahigit sa 4,000 uri ng lason na sangkap ng usok sigarilyo. Resulta, ang pagkabulok, pangunguluntoy at pagkatunaw ng baga na tinatawag na emphysema. Iba naman ang target ng alak. Sa matagalang pag-inom, ang alak ay umaatake sa atay ng tao. Lumolobo ito dahil sa pag-ipo ng taba na siyang reaksyon ng atay kapag ito'y bugbog sa pagpoproseso ng alkohol sa katawan. Di magtatagal, ito'y nauuwi sa cirrhosis o di kaya'y cancer. Alak, sigarilyo, droga. Kapwa nagdudulot ng sakit at kapansanan. Kapag kinumbina, para ka na rin nagpapakamatay. Anong edad ba nagsisimulang sumubok ng droga ang karamihan? 18 years old ako nang ma-involve ako sa drugs. Nag-experiment ako at the age of 17. 16 po. Natuto ako mag-droga noong ako 15 taong gulang. Siguro mga 14 years old ako noon. 11 years old ako. 10 taong gulang. Paano ba nalalaman kung ang isang tao ay gumagamit o ikangay bumabatak ng ipinagbabawal na gamot? Hindi sila mapakali sa kanilang sarili. Gusto nilang parating may ginagawa, kaya lang hindi nila alam kung anong susunod na gagawin nila. Wala silang pakialam sa mundo. Kadalasan, napapaaway sa mga classmates. Inattentive sila sa classroom. Nagiging irresponsable. Cutting classes. Kung sa utak, ang nangyayari sa mga pasyente ay talagang nawawala sila sa kanilang sarili, nagiging irritable sila, pwede sila magiging violente, paranoid sila. Anong ibig sabihin ng paranoid? Ibig sabihin, running kung sa ating mga lingwahe. Mga panahon na talagang sumagad ako, akala ko may mga taong naglalakad sa aking bubungan. Depressed ako, madali ako mairita, mainit lagi yung ulo ko, gano'n. Isang negative effect ay yung pagkakaroon ng sari-saring emosyon na negatibo. Isang emosyon ay yung depression o yung tinding pagkalungkot. Parang sira ang ulo ko na hindi ko na malaman kung saan ko dadalhin ang aking sarili. Ano ang nararamdaman ng isang tao habang siya'y gumagamit ng droga? Mga imposibleng bagay ay pakiramdam ko ay posible sa akin at lahat ng ginagawa ko, pakiramdam ko ay quite tama. Nakakalimutan namin yung problema, no? Nung pag nakatira ka na. Medyo masarap sa pakiramdam ng katawan, lalo sa pagtrabaho ko. Minsan feeling mo, tipong parang artista ka, kaya mong gawin ang lahat. Ano ba talaga ang epekto ng droga sa katawan? Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakahay ang tao kapag nagtitake ng drugs, dahil naapektuhan yung chemicals sa utak niya. Ang isang chemical na naapektuhan ay yung dopamine na nagpapasaya sa tao, nagpapa-energize ng tao, so nabibigyan siya ng lakas. Ang mga komplikasyon na bunga ng paggamit ng shabu ay maisasalin sa 4 na kategorya. Cardiovascular,
kung saan nagmumula ang irregular na pagbintig ng puso. Neurological, tulad ng pananakit ng ulo, kombulsyon o atake sa utak na kung tawagin ay stroke. Respiratory o paninikip ng dibdib o tuluyang pagkapatid ng hininga. Gastrointestinal na ang sintoma ay pagsusuka at pananakit ng tiyan at bituka. Malinaw na ang pagkagumon sa droga ay nagsisimula sa unang pagtikim. Karamihan sa mga nakatikim na nagsasabing kayang-kaya nila itong kontrolin. Pero sa totoo lang, ito ay isang kasinungalingan. Nung umpisa, sabi ko, kokontrolin ko ito para hindi ako maging addict. Pero umaabot pala talaga sa punto na yung dosage mo kailangan mas pa. Dahil minsan parang kulang na. Kailangan lakasan mo pa para umepekto talaga. Kakaiba ang kapit sa katawan at isipan ng droga. Kadalasan, kapag napasok ka na sa bitag nito, mahirapan ka na makawala. Kung nais mo mang eksperimento sa droga, siguraduhin mong marami kang pera. Ang isang gramo ng shabu ay ilang daan para sa first-timer at ilang libo para dun sa mga nalulong na. At para ipagpatuloy ang ganitong bisyo, napipilitan silang ibenta ang kanilang kagamitan, magnakaw o di kaya'y ipagbili ang kanilang sariling katawan. Hindi bulag ang gobyerno natin sa problema ng droga. Sa katunayan, sa tulong ng Dangerous Drugs Board at ng ilang non-government organizations, pinalalawig ng pamahalaan ang kanilang kampanya laban sa paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng mga information campaigns at awareness groups. Kami sa narcotics group ay nagkaroon ng mga programa upang sumpuin ang droga. Dalawang programa ang aming nilunsad. Ang una ay ang supply reduction. Ibaba ang supply ng droga sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng maraming mga huli. Libu-libong mga huling traffickers at saka drug pushers ang aming nahuli. At sila ngayon ay nakakulong. Lahat sila ay kinasuhan. May humigit kumulang na 100 rehabilitation centers sa buong bansa na pinapatakbo ng mga non-government organizations at religious groups na nagsisikap na tulungan ng mga taong naging biktima ng drugs. Gayun pa man, hindi maikakaila na marami sa mga nangangailangan ang hindi naaabot nito. Ang higit na nakakalungkot ay marami sa mga nag-graduate na sa mga rehab centers ang bumabalik sa pagka-drug addict. Bumabalik sa sakit at kalungkutan. Sa ganitong pagkakataon, mga kaibigan, iisa lamang ang alam nilang paraan. Sa kabila ng ganitong kalunos-lunos na sitwasyon, bakit marami pa rin sa atin ang sumusubok sa ipinagbabawal na gamot? Ang kadahilanan ayon sa ilan ay maaaring di na rin lingid sa inyo. Kahirapan.
kawalan ng pag-asa sa buhay. Hatak ng mga kaibigan o peer pressure. Pagkamausisa o curiosity. At pinakahuli, ang pagkabagot. Darating talaga sa punto yung tao na kahit narating mo na lahat ng pangarap mo, meron at meron pa rin kulang. Nasa iyo na lahat ng pera, ng power, ng fame, ang dami mong kaibigan, lahat ng expensive clothes, material things, nasa iyo na lahat, pero meron pa rin kulang. Ngayon, syempre, masaya ako basta nakatira na eh. Pero pag bumagsak ka na, yung pakiramdam mo yung parang walang kalaman-laman yung buhay mo. Emptiness, pangungulila. Damdaming na uuwi sa kawalan ng direksyon. Pagdududa sa sariling kakayahan. Kawalan ng kagustuhang mabuhay. Damdaming madalas ay hindi matakasan. May pag-asa pa kaya sa ganitong kalagayan? Ang kasagutan ayon sa ilang mga nakausap namin ay mayroon. May isang rehab center sa Cebu na itinayo ng Philippine Teen Challenge. Sa 16 na taong operasyon nila sa Cebu, itinatayang mahigit kumulang na 75% ang success rate ng mga nakapagtapos sa programang ito. Di hamak na mas mataas ito kung ikukumpara sa 10% success rate ng ibang centers. Ikinapanayam namin si Jacob Koshi, ang direktor ng Teen Challenge sa Cebu, at tinanong namin kung ano ang kanilang sikreto. Ayon kay Jacob, walang ipinagkaiba ang programa nila sa ibang mga rehab centers, maliban sa isang bagay. Binibigyan nila ng pagkakataon ang bawat isa na makilala ang Panginoong Hesukristo sa isang personal na paraan sa pamamagitan ng mga Bible study at sharing. Ito ang nagsisilbing pangpuno sa malaking puwang na iniwan ng pagkagumon sa kanilang buhay. Sa ngayon, daan-daan na ang nakapagtapos sa programa nila at nanumbalik sa regular na pamumuhay. May mga mag-aaral, profesional, mga manggagawa, at may ilan pang mga nagpastor ng simbahan. See if there is any offensive way in me. What did John say you should recognize about yourself, Raymond? Katagpuan ko, nasa Diyos lang pala. Doon ko naranasan ang tunay na kaligayahan. Nakakala ko wala lang akong pag-asa. Pero nung nakilala akong Panginoon, meron palang pag-asa. Iba ang kapit ng droga sa katawan ng tao. Napakahirap makawala. At kailangan natin ang supernatural strength at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus, siya lang palang kailangan ko. Wala nang iba. Sa mga kabataan ito, nakatamo sila ng tunay na pag-asa at kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan at pangungulila. Pangungulila na napalitan ng labis na kaligayahan. Nung nakilala ko na ang ating Panginoon, parang ito sa miracle. Talagang hinugasan ang aking mga kasalanan, ang aking impurities, ang aking brokenness. Hinugasan. Alam ko kung sino ako. Kung anong importansya ng buhay ko. Ano ang purpose ng buhay ko. Excited ako sa buhay. Alam ko na ang emptiness na nararamdaman ko noon, wala na kasi pinunuan na ng Diyos natin. Kung ating susuriin ang patotoo ng ating mga kaibigang nakausap at nakilala, iisa lamang ang kanilang pahiwati. Akala ko wala nang pag-asa para sa buhay ko. 23 years is such a long time. Pero nang sinabi sa akin ni Pastor na ang aming Diyos ay Diyos ng milagro, nanangan ako at nanampalataya. Binuo niyang muli ang aking pamilya, binalik niya yung aking dignidad. Hanggang ngayon, binabago niya ako. Kung pinagdadaanan mo ngayon, yung pinagdaanan ko dati, kahit hindi tungkol sa drugs ang issue, if there's anything that you're going through right now na kailangan mo talaga ng supernatural na tulong,
first of all, we have to admit kung saan tayo nagkamali. We have to confess our sins to God, ask for His forgiveness. Humiling lang tayo ng tulong sa Kanya para matulungan niya tayo. Kasi hindi rin naman niya ipipilit yung sarili niya kung ayaw natin eh. Humiling lang tayo sa Kanya ng tulong, tutulungan niya tayo. Kung kayo ay nag-iisip na mag-eksperimento sa droga, maawa kayo sa inyong mga sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Iwasan at takbuhan ang tuksong ito dahil wala itong maidudulot na kagandahan o kabutihan sa inyong mga buhay. At kung kayo naman ay nalulung na at nais ninyong makawala sa sapot ng shabu o heroina, huwag kayong mabahala. Mayroon pang pag-asa. Sa pamamagitan ng pagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Heso Kristo, minarapat nilang sumunod sa Diyos sa halip na magpaalipin sa droga. Sabi nila, sa ganitong paraan lamang nila natamo ang tunay na kaligayahan at tunay na kalayaan. Ikaw, kanino ka magpapaalipin? Si Ogie Alcacid po ito na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at lalong magandang bukas. Ito sa miracle, ang aking impurities, ang aking brokenness, hinugasan. Kailangan natin ang supernatural strength at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Humiling lang tayo sa Kanya ng tulong, tutulungan niya tayo. Binalik niya yung aking dignidad. Hanggang ngayon, binabago niya ako.